Okay. Hello guys. Hello everyone. Today because I have leave for my work because I was having an accident with a bike. So now I am alone in the house and what I'm gonna do is cooking the French famous dishes in the winter, you know. They call this pot au feu. Parang sa atin, alam mo yung ano, nilaga. Ganon. Ganito kasi yung gagawin natin. Ayan. Ano muna natin yung manok. Parang ayan. Preheat nyo muna yung kawali. Tapos pag-uminit na siya, saka nyo yung lagay yung manok. Ayaw kasing maglagay ng mantika sa ano, pag prito ng manok kasi alam nyo yung ano, mataba na siya yung balat ng manok. Since dalawa lang naman kami ni Fred, dalawa lang din yung lulutuin yung manok. Okay. So, mainit na siya. Mainit na ba? God. Alagyan ko ngayon ng
water. Tubig. Ganyan na tubig. Depende kung ilan kung gusto nyong sabaw. Yan. Tapos, lagayin natin. Ikulo natin ng maigi. So, bago pakuloy ng mga yos ng maigi, ito guys, hindi ako naglalagay ng salt or asin. Ito ginagamit ko. Parang magic cube. Pero ano siya, gulay yung ano niya, flavor. O salsa. Isa o dalawang ganito. Magic cube. Nor cube. Ano pang tawag sa iba? Okay. Yan. Lagay natin. Pwede niyo siyang lagyan din ng cube na may chicken. What? Mas masarap yun. Depende sa anong gusto nyo ano. Yan. Okay na. I-timer ko siya ng... How many minutes ba? 20 minutes. Yan. So, wait natin siya. Tapos niyan, after ng 20 minutes, ihahalo ko ulit yung mga ibang sangkap. Sangkap mamaya ay meron siyang yung tawag nila dito, puwaro, leek sa English. Yan. Alam, ano bang tawag dito sa Tagalog? Kalimutan ko eh. Tapos, meron ito. Hiniwa na sibuyas, radish, orange radish, at saka carrots. Yan, ganyan yung paghiwa. Para kasi, alam niyo yung nilaga. Ay, kulang ng mais. Tapos, itong wine, pampalasa siya, mamaya sa kalagitnaan. Pag nalagay na yung lahat ng sangkap. White wine siya, guys. Huwag naman masyadong lagyan ng maraming wine, baka malasing kayo. A few moments later. So, ito pala yung, panglagay mamaya. Ito po ba? Parang herbs. Ganyan. Tapos, ito. Tawag dito. Rosemary ba yan? Wala. At saka, pepper. Poivre gris. Ang tawag sa French. So, nalagay na natin. So, ayan na, wait natin siya ng 20 minutes or more.
Depende kung ano yung luto na yung manok before, kung 20 minutes or you need more, you know, become very soft the chicken, you add 25 to 30 minutes. Depende sa inyo, guys. Ano nyo. So, after ng 20 minutes, lagay ko na yung ibang sangkap. Apaw siya eh. Madamihan ko ng sabaw. At least masabaw. Diba? Carrot. And then, radish. Kakaiba yung radish nila dito kasi may white radish, yellow radish, or orange radish. Tsaka yung red. Yung maliliit yung radish. Pang ano nila yung apiro. Ayan. Then, pati pala yung ano, halo ko na rin yung leek, yung puwaro. Ito siya, puwaro. Tawag nila sa French, puwaro. Ang hirap ispilingin ng ano eh. Tawag nito. Puwaro. P-O-I-R A-X Puaro. Nosebleed ako, guys. Nung first time kong nag-ano ng French. Balibaliktad yung lila ko. Sumasakit yung ulo ko. Dugo-dugo pa yung ilong ko. Grabe, as in. Hirap arali ng French. Kala nyo ba? Ayan. Wait natin siya hanggang lumambot yung gulay. Okay? See you later. Later. So, ayan na nga. Tapos na. Paghihintay natin. Ayan. Itong luto naman yung mga gulay. White wine. Konti lang ha. Oh yeah. Ano ba? Dalawa o tatlong kutsara. Ayun na. Hintay ko na lang yung kanin. Kasi masarap yung kanin kapag masabaw. Thank you for watching. It's very hot. Oh my God. So, ayan na guys. This is for all the recipe and the French cuisine. Kutufu. Search nyo na lang yun. Lalagay ko rin sa ano ba? Sa video ko kung ano talaga yung tawag sa French. Tsaka yung translation sa English or Tagalog. Naamoy nyo bang naamoy ko? Lol. Salamat sa pagbisita. Hanggang sa susunod na video. Please don't forget to like, comment, and subscribe. See you on my next video. Bye-bye. Ingat kayo palagi.